Kumusta mga katekno? Baka naghanap kayo ng mura at sulit na projector. Check natin itong Blitzwolf BW VP-11 na parang 50 inches to 170 inches na TV. Di ba ang laki? Pero yung price ito is nasa 5,000 lang. Ang tanong dyan, sulit naman kaya yung 5,000 mo? Check natin mamaya. Bali ito yung box ng BW VP-11. Green and white tone lang tayo dito. Tapos yung pangalan ng projector, BW VP-11 o Blitzwolf VP-11. Sa loob niyan yung projector na may kasamang remote control, plug para sa power. Tapos meron tayong user manual. Nandun na lahat ng mga settings na hinahanap mo. Madali lang namang intindihin to, or kahit huwag ka nang gumamit ng manual, straightforward lang tong projector na to. Tapos may kasama siyang HDMI cable para kung gusto mo nang i-plug sa PC mo, pwede to. Plus RCA cable para kung gusto mo namang i-connect sa TV plus, pwede rin to. Parang may TV kaya na 170 inches, ganun siya kalaki. Pero mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga pros and cons nito para may idea kayo kung pwede sa inyo to o hindi. Bali, ito nga yung projector natin. Sa harap niya, nandiyan yung projector lens. Sa tabi niyan, may bilog dyan na design lang siya. Sa likod naman, yung VGA port para sa computer na VGA support. Then, HDMI para din sa PC mo. Yung dalawang butas dyan, para sa RCA. Video output, tapos audio output. Then, meron tayong dalawang USB port. Para kung gusto mag-play ng movies, PowerPoint, gamit tong USB. Pwedeng-pwede siya. Sa top naman, yung mga button. Power button, menu button, exit button, search button, at marami pang iba. Pero makikita mo naman lahat yan sa remote control. Pero kung wala ka ng remote o nawawala yung remote nito, pwede mong gamitin yung mga button na yun. Then syempre, meron siyang focus, tapos yung keystone. Bali, nilagay ko pala to at pinoint ko sa pader namin. Dahil yung tela ko medyo maliit, kaya tinutok ko na lang sa pader. Pag open ng projector na to, pwede mo siyang i-cast gamit yung phone mo. May mga instructions dyan. Basta sundan mo lang yung mga instructions na nakalagay dyan. Sa Android, ganyan siya. Sa iPhone naman, kailangan mong gumamit ng cable para ma-mirror mo yung phone mo sa projector. First expression ko dito, malinaw siya at malaki yung makukuha mong screen size dito. 170 inches nga. Pero ang problema ko dito is medyo delay siya kapag naka-mirror ka sa phone mo. Pero sa pag-play mo ng video gamit YouTube, malinaw naman siya kaso may mga lag at delay. Kahit malapit pa sa projector yung phone mo, may delay ako nakikita talaga. Pero pag direct sa TV Plus, USB, PC, okay siya doon. Tapos wala siyang delay. May i-demo ko sa inyo to gamit PC. Then marami ka rin settings dito like picture mode, dynamic, standard, mild, pati sound settings meron din sila. Then mga language, aspect ratio, at kung ano-ano pa. Sa source naman, nandiyan yung HDMI screen mirroring, AV para sa TV box o VCD player. Pero meron pa bang VCD player sa ngayon? Siguro meron pa siguro. VGA para sa computer, USB, at mga settings pa na pinakita ko kanina. Hindi ako satisfied dun sa screen mirroring at cast para sa phone dahil may mga lag of frame drops siya. Pero nung nasubukan kong i-connect to sa PC gamit yung HDMI, sobrang ganda na nilalabas niya. At syempre wala siyang stutter o kung ano mang nagaganap doon. Pero sa mirroring talaga may mga stutter talaga. Pero sa totoo lang, normal lang siguro yung mga stutter na yun. Dahil doon sa TV ko, ganun din siya. May mga stutter tapos may mga delay din siya. Pero kapag gamit mo PC, sulit siya. Ito yung mga sample videos ko gamit tong projector na to. Bali, ang nagpadala pala nito yung BANGGOOD. Actually, mabilis yung delivery nito. Parang Lazada at Shopee. Nagustuhan ko sa BANGGOOD, meron silang games na magkukulek ka lang ng pera. Tapos, pag nakulek mo na, pwede mo na pambili. Depende sa nakulek mo.
at hindi siya pahirapan o kung marami pang requirements para makuha mo yung pera na yun o mag-share ka pa kung ano-ano. Dito, collect ka ng collect tapos pwede mo siyang ipambili. Maglalagay na lang ako ng link's description at pwede mo siyang i-download sa Play Store. Isa pang napansin ko sa projector na to is mahina siya tapos hindi maganda yung sounds niya. Pero pwede kang gumamit ng speaker o i-connect mo sa PC mo para dun lumabas yung sounds. Hindi lang talaga ganun yung kaganda yung speaker ng projector na to. Then medyo mainit siya pero which is normal sa mga gantong entry level na projector. Pero maganda yung labas ng video at malinaw siya para sa akin. Saktong-sakto lang sa 5K. Sulit naman yung 5,000 mo dito kung tutuusin. Kung gagamitin mo itong panood ng movies, gamit USB or gamit PC, pwedeng-pwede to. Hindi ko lang siya ni-recommend sa mirroring, may delay talaga. Pwede mo palang ilagay ito sa tripod dahil may mga port yan, pati ceiling o kisame. Hindi siya mabigat, sobrang gan lang nito. Then ito yung mga video support niya. MP4, ABI, WMB, RMBB. Bali, recommended ko tong projector na to. Kung gagamitin mo lang to sa office, project, movies, pwedeng-pwede siya. Pero gamitin nyo lang na maayos na speaker. Dahil din sa built-in speaker niya, hindi talaga siya maganda. Siguro mga photos, PowerPoint, ganun lang yung mga pwede dito sa mirroring natin. Huwag lang sa videos dahil delay talaga siya. Sana nakatulong ako sa inyo. Thank you for watching. This is Paul. Paul Tech TV. Try to catch me howling at the moon.